initial voltage test, gamit po natin battery is dito kala 5000 mAh. Ayun, 2.7 lubat. Itong isa ganun din. Nilubat ko na din siya. 2.7 volts. Ilagay na po natin dito sa ating charger. Tapos yun, kulay pula, ibig sabihin nag-charge yung ating battery. Tapos balikan natin siya kalipas ng isang oras. Ang oras po natin ngayon is 1:35. Ito po, balikan natin. Ang oras ngayon po is 2:35. Check natin ang kanilang voltage after 1 hour. Unahin na natin itong naka-charge kay Vapecell. After 1 hour, ang kanyang voltage ay 3.5. Tapos, ito namang battery natin kay Uni. After 1 hour, 3.4. Time check tayo mga idol, 5:32. Skip na natin yung ating pang aluwas at pangatlong oras. Punta na tayo sa pangapat na oras. Ito yung battery na ka-charge kay Vapecell. After 4 hours, ano na siya? 3.8. Tapos yung kay Uni naman, after 4 hours, 3.6. Lamang ng konti si Vapecell. Mga idol, time check ulit tayo, 6:30 na. At 5 oras na nakakalipas. Check natin ulit ang kanilang voltage. Ito yung battery natin kay Vapecell. After 5 hours, 3.9. Tapos yung kay Uni naman, after 5 hours, 3.7. Mas mabilis pa rin magkarga si Vapecell. Mga idol, 8:30 na ng gabi. Hindi pa rin sila na full charge. Nagsimula tayo, 1:35. Ngayon, makalipas ang 7 oras, check natin ang kanilang mga voltage. Ito yung battery kay Vapecell after 7 hours. 4.0, almost full charge na. Tapos ito naman yung kay Uni. After 7 hours, 3.9. Mas mabilis talaga magkarga si Vapecell natin na charger kumpara kay Uni. Ayun po, kung mapapansin natin, mas mabilis talaga magkarga si Vapecell kumpara kay Uni. Kayo na po ang bahala kung alin ang charger na gusto ninyo. Bali, may Lito Kala charger din po ako. Yung Lito Kala LII202. Hindi ko na po siya sinama. Mas nagagandahan ako dito sa dalawa kumpara kay Lito Kala.